Hello, good morning, guys. Okay, Happy New Year. It's my first time to do this 2019. Opo, nagkasakit kasi tayo. So, we are not able to produce any kind of vlog. Except dun sa, meron akong ginawang vlog, pero nung may sakit ako, parang nagdadalawang isip ako kung ipopost ko yun. Kasi masyadong napakaano na itsura ko. So, ngayon, medyo okay-okay na tayo. Yan. Then yung may towel tayo. We have towels here. So, ngayon, ano ang ating gagawin? Yes. So, naisip kong gawin natin today is... Yeah. And, alam nyo na ba? Kasi, di ba, ang dami kong na-miss talaga nung New Year. Nung mismo New Year's Eve, wala na problema. The second day, oh. But, January, starting January 3, hindi ko na talaga na-enjoy ang mga araw. Oo, even if we're talking about the food, oo, yung mga leftover food, hindi ko rin na-enjoy na yun. Kaya, ay, nako. Well, anyway, hindi rin food ang ating pag-usapan ngayon. Kasi dapat talaga, nung New Year, magkukulay tayo ng hair. Oo, pero what happened is, ayun, iba ang kumulay. Kumulay ang aking mga sipon at ubo. Well, so ngayon, yun ang gagawin today natin. At, dala ko naman yung, ano, yung nabili ko na from Hortaleza. Oo. Ano tayo eh, we're an avid fan of Hortaleza, except for the easily made, pampakulay by the Watson, from the Watsons. Ang pinapangkulay ko talaga is Hortaleza. Walang masyadong implications, negative implications sa hair ko. It's just, yun lang talaga, kinukulayin niya. Walang init na sa buhok or anything else. And, ito ang kinagamit ko. Ito, Hortaleza Professional Hair Coloring Cream. Kapag tinatanong ko sila, meron sila lagi doon sa kanilang estante. They have the red, the blue, and the the silver ones, and the green ones. Kahit anong tanong ko sa kanila, hindi ko na rin parang ma-explain kung ano ang difference ng tatlong yon. Oo. So, I end up choosing this dahil dun sa color na gusto ko, and which is yung, yan, ito try natin itong light ash blonde. Yan. So, 8.1, hindi ko alam ibig sabihin nun, A72, yun yung mismo shade. And, itong na-require nilang oxidizing lotion is itong 9%. So, sabi lang naman ni ate, all you have to do is, pagsamahin lang itong dalawang to, sa isang plastic, ah. Oo. Huwag sa isang bakal. Bakal? Huwag sa isang aluminum, basta sa plastic. All you have to do is combine these two. So, basahin lang natin. Okay, permanent hair. Color non-drip, easy to apply cream formula allows for superb coverage to enhance natural beauty of hair while covering gray hair. So, hindi naman ko na, wala naman tayong gray hair. Oo, super black kasi naman itong buhok natin. Okay. So, i-open na natin para mabasa na natin kung ano man yung mga instructions na nasa loob. Okay. Alam mo, never ko na binasa yung isa. Eto na yung kanyang cream. Yan. Kita nyo siya. Yan. So, Hortaleza is made from the Philippines. Okay, buksan natin. So, instructions kung isipin mo, nandun siya sa box. Oo. Hindi sila particular dun sa mga readme item. So, nagagawin lang natin yung box. I-open nyo siya. Yes. Open. Yan. Para tayong nagsulyan. Ito talaga yung instructions na nasa box. So, hanapin lang natin directions to use. Okay. So, dalawa lang. Ang tatanungin ka lang naman ni ate, is it your first time to use this one? Nakulay na ba yung buhok mo? Or first time talaga? So, kapag kung titignan mo dun sa mismong dun sa color sheet, kapag yung itim, buhok mo ay itim na itim, all you have to do is choose a lighter shader
Oh, dun sa gusto mong kulay. Kasi hindi niya talaga ma-achieve. Kasi nga, dahil itim ang ninyong buhok. Unless, ipapa-bleach mo. Ano yung papa-bleach? Papa-bleach kasi yung super white hair para ang gusto mo talagang kulay na nandun is yung kulay na gusto mo. Okay. So, basahin lang natin. So, kung ikaw ay first time mo to use us, all you have to do is to gawin mo muna itong skin sensitivity test. Oo. Lalagay mo lang naman siya, patch of your skin, sa inyong elbow or ito sa inyong tenga. Oo. Kailangan mo lang siyang iwan for 2 days. So, kung feeling mo, makate, merong itchiness, may pula, hindi ka pwede dito. Oo. Pero, kung wala naman problema, proceed ka na sa inyong ano. So, kanoon lang ang pag-a-apply. All you have to do, ha? So, babalikan ko kayo. Ready lang natin mga gamit. And, we'll start. Hello! Welcome back, guys! So, nandito na tayo ngayon. And we are going, and we are now ready to color our hair! Yes! So, you would notice na yung aking top hair, yung malapit sa roots, ay talagang itim na itim. Opo. Itim na po siya. Ayan, tinanggal ko yung ilaw natin. And you will notice na meron akong highlights dito sa mid hair ko. Ayan. So, meron na akong red towel dito at naka black shirt na rin tayo in case na makulayan natin yung buhok. Tapos, nandito na ang ating mga pampakulay from Hortaleza. Yes. Ayan. Hortaleza hair coloring cream and which is kailangan din natin ng oxidizing lotion na may 9%. Oh, lalagay nang natin siya sa ating lalagyanan. Sige, lagay mo. Oh, cream kasi siya. Yan. So, ayan na yung ating cream. Parang ano, no? Parang pansit. Next na, yung oxidizing lotion na may 9%. Okay. So, ang sabi naman dito, contains hydrogen peroxide, avoid contact with eyes, rinse eyes immediately if product comes into contact with them. Wear suitable gloves. So, lalagay na natin. Laway ko pa rin. Okay. So, lagyan na natin. Para tayong may chemistry class eh, no? Okay, lagay lang natin. Hanggang lumabas lahat ng product. Tan, 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 tan. Ooh. Itsura niya parang banana, mash banana. So, ano lang natin? Haluin ko lang ng maigihan at maayos. Okay? Ayan. Ito na yung nahalo ko na siyang maayos. So, mapapansin nyo. Para na siyang paste. Sige. Sisimulan na natin ha. At ayusin lang natin yung ating mga gamit. Nan. Pinalitan lang natin lang yung camera and I noticed na iba siya. So, ready na tayo at we'll now start ang pag-color. We'll be right back.
Ayan. Halos tapos na tayo sa pagkukulay ng buhok natin. And as you can see, naka-brush up lahat yung buhok ko. And somehow, makating ilong ko, hindi ko siya makamot. Because my left right hand is also dirty with color. After 20 minutes, galaw-galaw lang natin siya. Yan, diba? Nakapaling ako kanina, naka-super brush up. So, ipapaling ko lang siya sa kapila. Make sure. Make sure wala kayong tatamaan. Mukha na tayong alien today. Yeah. So, while we are waiting, naisip ko na i-plastic na muna yung hair ko. Since baka kasi madikit ako sa mga gamit ko na white at hindi itim at mahirap na, baka may maiba pa siyang makulay. So, it's just a plastic bag. Kasi wala akong wala akong hair cap. Yeah. Katapos lang natin mag-shampoo at magbanlaw ng ating kinulay na buhok. It's already 6:30. Yes! So, ngayon ay i-reveal natin. Actually, medyo basa siya. And we are trying to susuklayan natin yung buhok. Oo. Ang ginawa ko, usual na shampoo and then conditioner. So, i-reveal na natin kung ano. Kasi papatuyuin natin siya. Oo. Kasi para malaman natin kung yung buhok natin ay na-achieve yung kulay na gusto natin. Oo. So, dandahan lang sa pagsuklay kasi mahirap na. Actually, na ang problema ko ngayon is nagkakulay yung mga haba ng fingernails ko. So, tsaka, ayan. Tapos, hindi ko alam kung paano gagawin. So, mas maganda, makita ko tong buhok na to siguro tomorrow morning kung ano talaga yung itsura niya. Good morning. Yeah. Since kagabi, 6 PM, we try to color our hair. And then, patuyo naman natin siya. Pero kasi dahil yung ilaw ay masyadong malilim, we have poor lighting yesterday. So today, we're going to check out kung ano ang ating buhok. Ha? Malalaman na natin today kung ano ang effect ng color if natamaan ng sunlight yung ating. Ginanto ko lang siya kasi gusto ko siyang, syempre, i-reveal lang today. Check na natin. Naamoy ko pa yung yung hair color. Ayan, actually, ang nilagyan ko lang talaga, nag-concentrate ako ng madami dun sa bandang itaan. Ilalayo lang natin ng konti yung camera, okay? Ayan. Ito naman pala eh. Oh. Actually, dito sa camera, napansin ko na may mga kulay tulad. Pero parang hindi siya light as blood. May mga kulay pa rin dito sa bandang sa noong ko eh. And actually, sa kamay ko, meron. That's it, guys. Have a nice day.